Kahapon, mga bus driver ang sinurpresa ng LTO. Kagabi, mga truck driver man ang isinilalim sa random drug test ng Land Transportation Office. Ang nagpositibo sa initial test, tumabot sa 4. Ang sentro ng balita, mula kay Bernard Haudian. Nagsagawa ng random inspection ang Land Transportation Office sa mga truck na bumabagta sa ilang mga kalsada sa Metro Manila kagabi. Layunin nito na tiyaking hindi overloaded ang mga truck. Pinara ang ilang truck at pinadaan sa timbangan ng DPWH upang alamin na akma ito sa required gross vehicle weight. Kapag nakumpirma sa sensor na overloaded ang truck, kinukumpiska ang lisensya ng driver at iniisyuhan ng temporary operator's permit. Ayon sa Anti-Drug and Drug Enforcement Unit, madalas na nagdudulot ng pagkasira sa kalsada ang mga overloaded na truck na siyang dahilan ng mga aksidente. Maraming inosenteng driver ang at road users na patadamay sa aksidente o mawawalan ng buhay at mag-cause din ng damage to properties. Sumailalim din sa drug test ng PDEA ang mga truck driver gamit ang kanilang urine sample. Dalawa ang nagpositibo sa drug test sa C5 Katipunan Avenue sa Quezon City at dalawa rin ang nagpositibo sa Karuhatan sa Valenzuela City. Dinala sila sa kustudiya ng pulisya at tumanggi na rin magbigay ng pahayag sa pagkakapositibo sa drug test. Ipinatawag ng mga otoridad ang mga operator ng truck at inuulit na nagpositibo ang kanilang driver. Sinabi pa ng LTO na kapag may kinahinalang kilos ang driver ay agad siyang isa sa ilalim sa drug test. May mga physical manifestation yan. Halimbawa, red eye, tapos slurred speech. Sinasubject na namin sa drug test yung driver para makasiguro na rin kami na yung driver ay hindi siya magkakadulot ng aksidente sa kalsada. Magpapatuloy naman ang random inspection ng LTO sa mga kalsada sa Metro Manila. Bernard Haudian, para sa Bayan.